Jason Brickman. Ilang taon nang inaabangan ng mga PBA fans na sumali sa ating liga na PBA. Sa mga hindi nakakaalam, may half American, half Filipino itong si Jason. He played in Europe before bago siya pumasok ng ABL para sa Westport Malaysia Dragons, kung saan naging kakampi niya si Matthew Wright ng Phoenix, then naglaro para sa Mono Vampire ng 3 taon. Naging kakampi niya ron si Mike Singletary na naging import na rin dati sa PBA at si Paul Zummer na ngayon ay nakabalik na sa PBA para sa San Miguel Beermen. Naglaro na rin siya sa Mighty Sports nitong nakaraan lang, kung saan sila ang nagkampiyon sa Jones Cup. Nakasama niya ron si Phelps, Balkman, Moore, Yo, and Jai at iba pa. Noong nakaraang season ng ABL, nag-average siya ng 12.8 points per game, shooting 43% from the field. Bukod pa ron, nagtala pa siya ng 8.9 assists per game. Mahusay talaga itong si Brickman, kaya maraming nag-aabang sa kanya sa PBA. Mahusay na passer, pwede rin mag-step up kapag kailangan talaga ng puntos. Sa ABL, ang official height niya ay 5 foot 9 inches. Kasing laki niya lang si Coach Jimmy Alapag, na isang legend na ngayon sa PBA. Masasabi nating medyo maliit talaga itong si Brickman, pero yung playmaking skills niya ay talagang hindi matatawaran. May mga nagkukumpara sa kanya kay Alapag, pero ewan ko. He can hit threes? Definitely he can hit threes, pero hindi kasing lalayo, hindi kasing consistent ni Coach Jim. Sa buong karir ni Brickman sa ABL, nag-average lamang siya ng 1.5 threes a game, shooting 4 3-point attempts per game. Mga 38% yun, ganun. Hindi naman sama yun. Isa pa, pass-first guard itong si Brickman, which is a good thing. May career high ito sa ABL na 21 assists in a game. Yes, in a single game. Ang dami nun, pare ko, hindi ba? Malaking tulong talaga ang maibibigay niya kahit saan man siya maglaro. Pero heto, pare ko, ngayong paparating na season ng ASEAN Basketball League, ay maglalaro itong si Jason Brickman para sa San Miguel Alab, Pilipinas. To be announced pa ang full roster nitong Alab, pero nakumpirma ko na nakasali si Jason Brickman dahil nakausap ko siya ng kaunti sa Instagram. Base sa article ng spin.ph, kinumpirma na rin ito ni Charlie D ng Alab, Pilipinas. Exciting talaga itong season na ito para sa Alab dahil makikita natin kung paano sila babangon, dahil alam nyo naman, hindi sila nagtagumpay na depensahan ng titulo nila noong nakaraang season ng ABL. Maaalala nyo na 2 imports lang ang kinuha nitong Alab kahit na pwedeng 3. Kaya may mga nagsasabi na masyado silang nakumpiyansa. Pero ngayon, abangan natin kung anong magagawa nitong Alab, lalo na wala na sa kanila ang 3-time local MVP ng ABL na si Bobby Ray Parks Jr. na pumasok na rin sa PBA. Pero yun, posibleng maglaro na rin muli si Brandon Orser dito sa Alab, kapatid ni MGR. Tungkol naman kay Balkman, tingin ko malaki rin ang posibilidad na maglaro ito. Basta ang sigurado pa lang sa ngayon ay si Jason Brickman. Naitanong ko rin kanina kay Jason Brickman kung papasok na ba siya sa PBA, dahil marami nga ang nag-aabang sa kanya. Ilang taon ko na sigurong naririnig na papasok daw itong si Brickman, pero ang ending wala naman. Pero this time ako na nga mismo nagtanong sa kanya, pero ang sagot niya ay hindi niya pa rin daw sigurado. Sa ngayon, focus niya pa lang ang ABL. Sa pagkakaalam ko, pwede na siyang dumiretso ng PBA eh. Hindi niya na kailangan maglaro ng at least tig 7 games sa 2 conference ng PBA D-League. Ganon kasi yung rule kapag 27 years old na pataas ang isang Filipino foreigner na papasok sa PBA. Pero yun nga, sa ngayon ay ang sigurado pa lamang ay maglalaro itong si Brickman sa San Miguel Alab, Pilipinas. Yung sa PBA, hindi niya pa raw talaga alam. Para sa akin, magandang PBA team para kay Brickman. Sa PBA ang Phoenix Fuel Masters, dahil nandun si Matthew Wright. Nag-champion na sila sa ABL nang magkasama at talagang maganda ang kombinasyon nila. Magiging playoff contender talaga itong Phoenix kung sakali man, hindi ba? Isipin mo pa lang, oh, Brickman, Wright, Abueva, Perkins, Phelps. Solid yun, hindi ba? Ano sa palagay mo, pare ko? I-commento lamang yan sa ibaba. Huwag din kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe. This is W Gameplay. Thanks for watching, mga pare ko. Bye-bye.